Okay, good morning mga boss. Ngayon may papakita na naman tayong DIY sa mga ka-DIY natin. Sa bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe lang kayo. Ang sira kasi na itong ating sasakyan ngayon ay yung bisagra. Kung mapapansin nyo, ayan, ang lakas ng alog niya. Ngayon, i-check natin yan. Tapos, pagka sinara nga natin, hindi na siya naka-align, tumatama na yung bakal sa bakal niya. Kaya, kailangan palitan natin yung bisagra o i-check natin kung hindi lang siya naka-align. Tornilyo niya. Ito yung isa. Tapos, meron dito. Ayan. Tapos, dito lang. Sa may fender liner niya, may mga tornilyo lang din. Tapos, dito sa ilalim. Ayan, after natin matanggal ng fender, ito yung mga babaklasin natin. Ito yung sa taas, apat na tornilyo. Tapos, ito yung sa may baba niya, apat na tornilyo din. Ito na, nabaklas na natin. Ngayon, lilinisin ko na lang siya para makita kung alin yung papalitan. Ito ngayon, babaklasin na natin itong gitna niya. Sa pagbabaklas, kung alin yung mas maliit na part, ito mas malaki. Tapos, ito yung mas maliit. Dito tayo magbabaklas ngayon. Yung pagbabaklas niya, gagamitin natin ng grinder. Ito, nag-grinder na natin. Ngayon, pupukpukin ko na lang yan. Ito yung mga papalitan na bushing niya ngayon. Ayan.
Ito na yung nabili natin na bushing niya. Tapos, ito yung dating mga bushing. Ayan. Ang bili natin dito, 60 pesos ang isa. Kabit na natin. Tapos ito, in-sprayan ko lang ng rush remover para matanggal yung mga kalawang niya. Ayan, ligyan muna natin ng grasa. Grasa. Saan natin ilagay yung bushing niya. Ito na, naikabit na natin yung isa. Ayan, wala na siyang alog. Wala nang alog yung bisagra niya. Ngayon, ilalak na lang natin siya dito. I-spetan natin siya ng welding. Kabit ko muna yung isa. Ito, we-weldingan ko na siya. Ayan, ito na yung ating bisagra nung pagkayari nating weldingan. Ito. Tapos, ayan, ala na siyang alog. Ayan. Tapos, ito yung isa naman. Ayan. Wala na rin alog. Konting-konti. Yun na yung pinaka-play niya. Kabit na natin. Ayan na, ngayon ikakabit na natin. Nung tinanggal ko siya, tinalian ko siya ng alambre para hindi siya bumagsak nung tanggal yung mga bisagra niya. Ayan, kabit na natin. Ayan, naikabit na natin. Tapos, naikabit na rin natin sa baba. Ngayon, i-align na lang natin yan. Ang gagawin ko ngayon, luluwagan ko ng konti ito. Tapos, luluwagan din. Tapos, itataas natin yung pinto. Ayan, pag maganda na siyang isara, pwede na natin higpitan
para hindi na bumaba. Ayan, okay na. Wala nang alog yung mga bisagra, tapos maganda na siyang isara. Ayan, eto na siya ngayon. Maganda na siya isara. Ayun, ganun lang yung pag-repair ng ating bisagra. Kung meron kayong mabibilan na mga surplusan, pwede naman kayong bumili para hindi na kayo mag-repair. Ipalit nyo na lang. Okay, maraming salamat.